Good morning, Sir Fred. Good morning, Sir Asyo. Yung mga veterano natin na Juan, uy, kunti lang kayo ngayon, ha? Sining na sila, Sir. Pero walang absent na sa mga grupo ninyo? Wala, Sir. Maliban doon sa mga hindi pa nakabalik sa Juan? Okay. So, siyempre, mayroon tayong ano, ikaw nga gusto magiging milyonaryo rin balang araw. No? Ay, hindi naman talaga maging milyonaryo, kikita lang ng milyon para makaahon sa kahirapan. So bago ang lahat, babatiin muna natin yung mga follower, subscriber natin, basher at saka hater. No, mayroon ding mga basher minsan, Sir Pete, eh. Para din akong si Coco Martin. Lalo na ngayon, ganda ng pulo na binigay ni Mrs. Oh. Goko, anong pangalan dito? Medyo, ano lang, masikip. Kasi yung size niya na binili nung ano ko pa, edad pa ako ng 23. Eh ngayon, ilang ngayon na akong edad ko, Renz? Natanong ba ako ngayon, Renz? Ayusin mo, kasi may business certificate. Yung totoo talaga. Ha? 35, sir. 35? Ako dyan. Gawin mo na ng certificate lahat. Ang papers ni Kados. Yun na, matanda na si Brad Pitt. Ha? So anyway, this morning, mayroon tayong isa rin na gustong ikaw nga, makipagsapalaran sa pagbabarko, pagsiman. Kasi ito yung pinaka-short na paraan para magiging seaman kayo. Kasi kung mag-aral kayo, lalo na ngayon, lalaki na yung tawag nito, yung tuition fee. Biruin mo sa isang year, 200,000. Kung matuloy talaga yan siguro, kasi yan naman ang mga proposal nila sa Kwan. Hindi na tinitingnan yung impact din ba ng paano yung walang pira na makapag-aral ng marine. Eh, gusto naman siya maging seaman. Marine at saka yung nautical, no? So hindi na siya makasampa ng barko. Dahil biruin mo pag 200,000 sa isang ano ba, isang semester ba 'yon? Parang semester yata 'yon, eh. Semester. Ha? Semester. Isang semester, no? 200,000. So sa 200,000 4 years 'yan, 8 semester. So mayroon kang 1.6 million, pag-ordinaryo lang na magsasaka yung father o yung construction worker o yung security guard lang yung father, na yung anak ang mangangarap sana na makaon sa kahirapan sa pamamagitan ng pagsiman. Yun naman talagang ano dyan, eh. Bottom line, bakit tayo mag-abroad, bakit tayo mag-siman? Para ika nga, maiangat yung pamumuhay ba? So this morning, mayroon tayong isa na gusto mang magsiman. Kasi yung kaibigan niya, ewan ko kung bakit na hindi siya nakasabay kay JR. Siguro dati, ayaw maniwala. No? Ganun naman talaga ang Pilipino, yung sa first bar. Maniwala na mga barkada nila, eh nung nasa barko na yung mga kaibigan nila, wala na. Huli na, kumbaga. Pero hindi pa, ano yan, huli man sa pag-aral, pero hindi pa rin huli na sa sampa ng barko. So, welcome ka muna, sir. Ipakilala ka muna sarili mo. Tagalog lang tayo, no? Kasi mayroon man tayong, ano, sir. O, dito. Kung na po pala si Earl Jan Ahon, sir, ta kinamlutan lang. Binata. Yes, sir. Anong natapos mong course? Wala, sir. Senior High. Kayo? Nag-college na ko, sir, pero... College? Tumigil ako. Kano-ano mo si Miss Maritso Ahon? Pinsan mo? Maninay. Maninay ni mo? O, shout-out mo sa Japan. Shout-out, Maninay, sa Japan. Ma'am Cho, dito na yung ano mo, inaanak. Talagang susunugin na natin ang mukha nito. So, pero binata pa. Yes, anong name mo? Earl Jan Ahon, sir. Earl Jan. Ayos yung pangalan, ah. Earl Jan. So, okay. Binata pa. Ilan, yes, taon ka na ba? 20, sir. 20. Ilan kayo magkapatid? Dalawa lang. Asa ng ano, isa ngayon? Ikaw, panganay? Yes, sir. Ang isa, nag-aral pa? Nag-aral pa. Anong? Grade 6. Grade 6? Ay, bata pa. Yung papa, anong trabaho ni papa? Wala na, sir. Wala na? Wala na. Nang ibang bayan o namatay? Hindi ko nakilala, sir, eh. Hindi mo nakilala? Okay. Oh, shout out, panawagan mo si ano?
Taga ano pa pangalan nun? Hindi, kasi baka itong chance lang, itong chance lang na makita mo eh, kasi live tayo sa ano, buong Pilipinas, buong mundo to eh. Oh, ano ba pangalan niya? Hindi ko rin alam, sir. Nako. Hindi si kaya, mama, hindi si kaya Mingurada? Si Mama lang nakakaalam nun. Ha? Si Mama lang nakakaalam. Pero taga saan ba? Eh, isa, ano mo yung mama mo? Sa, eh, ito lang chance na malay natin ba? Diba? Kaya sa, di ba yung mga ano ni Jessica Suho at saka yung mga Corina Sanchez, no? Ilang years? Oh. Sa pamagitan ng kita, Facebook at saka kita, social media, nagkakita sila ng papa mo. Diba? Oh. At least ano bang hindi alam ng mama mo rin ng ano, ng anong pangalan o apelyido? Alam niya pero hindi sinasabi. Hindi sinasabi. Eh, sabihin mo yung mama mo para at least kasi normal 'yan eh tayo tao, ilang years lang tayo dito sa mundo. At least magka-reunite man lang, no? Hindi naman ano kahit napabayaan kanya pero hindi ano yan hindi ka hindi pwede na magtanim ka ng galit sa kanya na pinabayaan ka, di ba? Kasi hindi rin natin alam ang ano nangyari sa kanya o di ba? O buhay pa ba siya o no? Pero sabihin mo sa mama mo, shout out mo yung mama mo na ano yung pangalan ng kasi ano man lang yan, short eh buti kung abutan tayo ng 200 years dito sa mundo. Eh, pinakaano natin siguro, Sir Fred, mga 125. Ha? 125 years. Matawa sila, parang ayaw maniwala eh. Ha? Okay, welcome, John. Earl John. Mahirap banggitin yan, ha? Parang Jimmy Lito yan, ha? Ha? Welcome aboard. Ika nga, welcome to the millionaire's family na mga welder. Kasi hindi naman ano yan, kumbaga, bakit millionaires? Kasi kikita kayo ng milyon sa isang kontrata. Proven and tested na yan. Kasi dyan din ako galing, no? Hindi lang ako, kumita ako ng milyon, pero matagal. Matagal. Kaya naubos din. Naubos din sa, anong naubos? Ano doon na kulot? SMB. SMB. Kaya ngayon, alam nyo na, wala na akong pambili ng SMB. Kaya inubo ako, wala akong vitamin surfeed eh. Ha? Huh? Oh, shout out Miss Maritso Ahon diyan. Nandito yung inanak mo pala, no? Yung mama mo is pinsan ni La Maritso, no? Diyan din kay sa Bilacananga sa San Vicente, no? Kay okay na mlutan. Oh, shout out sa ating mga diyan, nandiyan sa Japan. Si Maritso at saka Mama Maritso at saka si Rose Tampos, yung mga welder sa Japan, Middle East at saka mga seaman sa buong mundo, no? So, uso ang trangkaso ngayon. Ako, grabe ang ano ko, kahapon, nagpamassage ako, Sir Fred. Pamassage, pero matandang babae man yung ano, lalo akong nilagnat. Lalo akong nilagnat nung pagkatapos. Sus, wow, mali. Akala ko yung nasa, ha? Hindi, akala ko yung nasa counter, yung nasa, nag-ano, yun ang magmassage sa akin. Kaya napilitan ako, naku, pagpasok ko dun sa ano, matanda pala yung nagmassage sa akin. Trangkaso tuloy ako. Lalo akong natrangkaso. Pwede ikaw magpalag sa ako, ma'am, pero hindi ko trangkasawin. Oh, hindi, akala ko kasi madilim eh. Noong pag ano na, pagtapos ng massage, akala ko, ayos tala, maganda yung nagmamassage. Yun pala, pagkatapos, siyempre, paglabas ko na, uy, yun pala yung nagmassage, iba pala yun, wow, mali pala ako. Oh, anyway, thank you very much sa nagmassage sa ako, kagabi, kahapon pala. So ngayon, mag-ano muna, theory dyan si Iko, ano? So darating tayo sa ay anong tawag no, naplastar mo ba yung ano natin? Kasi short PowerPoint natin yung ano natin no. Kasi itong training natin course na dinesign ko ngayon na naisip ko, iano natin to sa buong Pilipinas para marami tayong matulungan no. Sa lahat na magtayo pala ng training center, welcome kayo mag-visit dito at libre man yung ano natin. Libre kung mag-franchise sila, libre yan no. Libre. Para maparami yung ano natin matulungan ba kasi wala tayong Cebu, wala tayong Manila, o wala tayong Iloilo, wala tayong Davao. 'Di ba? Ay yung isip yung ano lang yung innovation yung isip lang yung design ng kurso i-ano natin, i-share natin. Libre, no, libre sa lahat pa lang magtayo ng training center. Nagutom ako pala, wala pala akong almusal pa Sir Fred. Buti na lang man, magpa-partial si Sir mamaya. Pero tanghali pa, pass muna ako eh. No? Joke lang yan, no? So, ano nang, ano? Position mo ngayon, Sir Wanwan? Tigala sa Tijuin. Tijuin, okay, very good, no?
Tapos ikaw, Rins, ano, tapos ka na sa Philip Joen. Ano na sa'yo ngayon? Square bar. O, ano tayo ng square bar? Mamaya, may square bar. Makabili tayo. Ikaw, ano? Ah, Mihorada. Overhead, sir. Overhead. Ayos. Anong nangyari sa overhead mo? Ang sitting talaga sa ampirahe, you know? Sitting sa ampirahe talaga number one. Ha? Tandaan ninyo, pag naghinang kayo, sitting sa ampirahe. Ha? Number one kaagad ninyo, isipin ninyo yung thickness ng bakal. Ha? Thickness ng bakal, yung sitting ng ampirahe, yung diameter ng ano mo, electrode. Mamaya, 2.5, hinangin mo ng ampirahean mo ng 150, di. Anong mangyari doon? Ha? Kaya si number one, sitting sa ampirahe. Ha? Ang diameter ng electrode. Kasi sa barko, mayroong 2.5 millimeter. Sa stainless, mayroong pang maliit. No? 1.6. Oh, 1.6. Pero pag manipis masyadong na stainless, yun ang new, gas filled nyo na. So, paano naman ang templada sa stainless na maano? Ano naman ang filler rod na gamitin? Siyempre, pag wala kayong wala pa kasing cellphone dati eh. Wala pang ano yung video dapat yung mga winilding ko na mga bilo sa kuan generator yung flexible na pipe nipis yan eh, stainless mo gagas weld mo yan. Daming nakatambak ba sa ano, dami to ah. Hindi naman ma-repair yan pit, sabi ni first engineer, sabi ko subukan ko lang first. O di naayos man. Na-repair man. So, nakasave ang company. No? So, ito oh, mga electrodes pala oh. Yan ah. Ito yung mga electrodes sa barko ninyo. Talagang sa unitor yan. Hindi tayo nagpo-promote ng product, pero ito talaga yung ano ninyo. Ito talaga yung gagamitin nyo na welding rod. No? Okay? So, mayroong special 303 o unalloyed and low alloy steel. Tin material, general application, double coated electrode AC to weld. Okay? Ang 3OT daw AC to weld. Ito yung LH314, karamihan talaga ginagamit na ano. LH314, no? Dalawa yan, no? LH, mayroon pang dalawang double H. Okay, an alloyed and low steel, no? Large weld in a flat position. So, mayroon ng 4.0 at saka 5.0. So dito electrode natin ginagamit is 3.2 lang, hanggang 3.2 lang tayo, no? Okay? So yan malakihan ng mga ano ninyo, welding-in. Ano yan sa mga karamihan yan yung sa mga foundation ng mga ferrolead, yung ganon, yung ano na yan. So isang pasada mo lang 4mm yan. Or mag-build up kayo ng ano, gagamitan niyo na 4mm or 5mm. So, bawat ano yan, 5mm, mayroon niyang correspondent na ampirahe. Doon nyo mamakita sa electrode box. Okay? Depende naman yan sa thickness ng bakal na hihinangin ninyo. O, mayroon ng pang-boiler. Alam nyo na itong pang-boiler na electrode, yan yung LH. Oh? LHT. No? 3N. 318. No? N. So, high temperature yan. Kasi sa boiler, mayroon siyang boiler tubes na mga high temperature yan. Kasi apoy man yan, pumapasok dyan sa boiler, so hindi siya nasusunog. High temperature, no? Up to, ano, 550 ba yan? Degrees? Celsius. Okay? So, kaya alam niyo yan, mag-study kayo yan, pa at least, pagdating niyo sa barko, interviewin kayo ni chief engineer, Pete, ano ba itong, ano, or sa mga crewing manager, pang high temperature ng mga electrode. So, yan na. Diba? Alam nyo na. Huwag sabihin, naka-experience ka na yan palapit. Hindi pa, sir. Paano mo nalaman? Siyempre, doon sa training center namin. O, saan ba yan? O, sa Butuan City. Diba? O, sino instructor doon? O, si Brad Pitt. At saka si Coco Martin. Diba? Ganun lang yan. No? Ito talaga, very important ito ng mga electrodes. Ha? Hindi kayo basta-basta mag-welding kayo. No, anong klase una, identify mo muna yung material, bakal.
Mami, stainless yan. Hinangin mo ng 6011. Hindi, parang tae ng... Ano yan? Parang iti ng manok yan. Ha? Kailangan talaga siya, ano? Ika nga. Mayroon kayong guide. Kaya mayroon kayong... Ganyan, ano mo siro, bilhin na notebook ko. Mura lang yan sa... Kwan? Guys, ano? No? Kasi yung manipis, yung mga manipis-nipis lang, wala. Kasi ito, maganda to. Kasama na yung mga manning agency na mga magagandang sahod. Ano ninyo, ililista ninyo. Ha? Dala mo yan, nandyan palagi sa bagahe, sa ano, bagpak mo yan. Kasi wag mong i-bagahe, kasi pag nawala yung bagahe mo, wala din yan. Importante ninyo na mga personal na gamit, ihankirin ninyo. Wag lang yung mga bakal, ha? Wag kayo hankirin ng kutsilyo at saka ano. Saka yung tawag nito, yung perfume na 100 ml, dapat maliit lang. Pero mga perfume dapat ilagay ninyo talaga sa ano, sa bagahe. No? Mamili man kayo ng mga perfume, magandang perfume. Ano ba yung magandang perfume? Yung mga iyo di puta. Sa akin, sapat na siguro yung diesel na ano. Naubos na yung diesel ko, yung may kamao na ano, ganyan, no? Diesel. Mura lang, mga 100 plus alat. Kaya mo yung kulot. Kasi land biz ka, sumasahod ka ng 500,000 eh. Di ba? Kahit yung ano lang, bawas na ba na perfume. O, shout out pala sa aking mga otol dyan. Tol, alam mo na tol, perfume ko tol. Saka yung isa kong pangligaw ko na pulo, yung buaya. Mga Crocs ba? Parang nandyan sa Senado at saka kwan, mga Crocs. Ito? Next, talaga ayos na tayo. Talaga, tinitira ako ngayon ha. Kasi hindi pa ako nakabawi sa cheese. So yan ang ano na yan. Kaya kayo, ganun din. Pag mayroon na kayong pera, maka-abroad na kayo, bibili na rin kayo ng sarili nyo pang flight. Ha? Pang flight, pang report ninyo sa agency. Ha? Pang ligaw ninyo sa kapitbahay mo na binastid ka nung hindi ka pasiman. Eh, ganyan mga kapitbahay. Ha? Si Juan, nung, naniwala ko makasakayan. Anong gagawin mo? Oh. Kapitbahay. Meron nga kaming kapitbahay. Nagtaka si Mrs. Sabi niya, pag nasa abroad ka, hindi naman nagwawalis yan ng ano nila, bahay dyan sa harapan. Pero pag napansin ko, pag nasa bakasyon ka, panay walis eh. Eh sabi ko, baka gusto ko kuhanin ni si Sir ng allotment. Ito wala to talagang paki ano ba sa Friday pakuskus ako sa koko mo ha ito ha Friday ha so yan ang ano dyan basta siguraduhin ninyo pag hindi pa kayo nakasampa wag mo na kayong magsampa ng imbilalat kasi mahirap yan mamalasin kayo maliban na pag may asawa na asawa mo yan pero pag chika bibs yan wala mamalasin kayo. Sana si Rostampos. Oh, shout out Rostampos yan sa Japan. Kailan uwi mo, boss? I-prepare mo pala yung ano, yung salary certificate, payroll at saka payslip, no? Kasi papadala kita sa Australia. Pa-apply kita sa Australia. Dito advantage kasi pag may experience na, pwede ka agad Australia. Kasapin pa natin si Ma'am Pili, baka pwede ka pa doon, ano, balik ano, sir, ano. Oh, baka maka ano. Anuhin ko kung kailan ano. Kasi yung katawan mo ayos pa, parang 35 years old pa rin eh, no? Ano pala yung vitamins pala tong CO2 eh. Saka argon eh. Ha? Wala, talagang ganyan ang buhay. Ang purpose ninyo, kaya kayo dito nagpakahirap, nagpaka-training, gumastos para may ihahon yung pamilya niyo someday, magkapagbigay kayo ng magandang kinabukasan sa pamilya ninyo. Yun lang naman. O, tapos ilang years after makapagtapos yung anak niyo, tigil na kaagad. Huwag na kayo magpakatanda doon pa sa one, ibang bansa. Diba? Kagaya sa akin, biroon mo 17 years, Sir Fred, nawala sa ano natin, pamilya yung ano natin. Si Sir Fred, 23 years, nalayo sa pamilya niya. Diba?
Eh ngayon, ano naman kami, matanda naman kami, laylay hawti na, paano na, hindi na ma-recover yun. Di ba? Eh wala na yung mga lumipas na mga panahon, wala na, ano yun, kumbaga, patay na, memories na lang yun. Ha? Memories na lang yun. Hindi na pwede maibalik yung mga nakaraan na mga years namin ni Sir Pid na nawala, napawalay kami sa aming family. Kaya ganun din kayo. Ilang years din kayong mapapagbaga, sampa na kayo, tuloy-tuloy na yan, kayo na ang ano na yan. Minsan, isang buwan lang, sampa na naman kaagad. Kita mong kapitbahay ni, ano ito, si GR, na kaagad, o yung kapatid ni Mihorada. Bilis ng mga ano nila, pinakamatagal yung dalawang buwan. Ha? Huwag kayong magpaabot ng tatlong buwan, kasi wala na kayong piran yan. Ilan ang edad, sir? 20, yan ka ba? 20 sarado. Ganon din yung si GR, 20 yung nag-training dito eh. Sumampa, 21 yung edad. Biro mo sumahod na ng $2,500, magkano na yan sa piso ngayon? Magkano na ba ang dollar ngayon? Di ba? 100, binata pa, 21 years old. Oh, una, tama yung ginawa. Salo tayo, good morning GR, saga dyan sa akwan. O na, nakapa ano siya kaagad ng paayos kaagad siya ng bahay nila. 'Di ba? Salamat sa moderation ng kaming dayo. Oh. 'Di ba? Sino kaya ang susunod na imbita sa atin, Sir Fred? Si Boss Susumbol. Sabi, sabi sa saan? Pupunta lang sa dito. Di, tayo ang pupunta sa Bohol. Ha? Kasi hindi pa ako nakapunta sa Bohol yung tinatawag nila na hindi, ay, chocolate hills, daming bundok dito yung ano? Hindi yung ano doon yung beach doon na Panglao ba yung naka ano dito? Ha? Nakikita ko lang kasi yung sa TV lang ba, hanggang TV lang ako eh. Gusto ko makita talaga personal yung ano ba? Ha? Panglao. Panglao Beach, no? Oh, shout out Panglao Bohol. Abangan niyo si Peter Jim pupunta diyan si Marinong Peters. Uy, shout out pala sa Cebu. Pupunta si Marinong Peter sa Cebu. Ipa-reserve mo na yung ano, yung isang room diyan sa ano ba yung hotel doon? Waterfront Hotel. Naku, patay tayo diyan, Sir Pid. Kaya alam niyo na magbayad na sila ngayon, Sir Pid, no? Kasi wala akong magbarko lang ako eh. Magbarko lang. Eh siyempre, hindi man ako makatulog sa barko kaagad niyan. Siyempre, kailangan ko ng ano namang, ano ko, pa, vitamins. SMB na naman yan. Siguro kulot, mga 5 buti. Pag-gising ko niyan, pag, ano, Cebu na. Diba? Sibuboy na naman ako. Ha? Si Robert Alonso, sir. 56,000 sino yan? Robert Alonso. Roberto. Diba? Sino yan, Roberto? Alonso. Sino saan yan? Product natin yan? Ha? Robert Alonso, good morning boss, shout out, good luck sa iyong pagkasiman na ano, journey. Safety first palagi, tapusin yung kontrata at higit sa lahat, no, dasal kayo sa Panginoon na bigyan kayo ng ano, ika nga yung magandang kinabukasan, no? Robert Alonso, baka yung ano na yan, mayroon kasi sa atin na nag-ano lang yung tumitingin lang ba sa ating views, hindi sila makapag-training dahil walang pera. Kukuha din sila ng idea, no? Kagaya nito ngayon, pwede ninyong i-share sa mga kaibigan ninyo na mga welder na, no? Welder na masinis. At least ito, advantage na sila. Pag sampa nila sa barko, ito naman yung mga welding rod gagamitin ninyo. Walang iba na welding rod doon na ano, ito sa ano, unitor. Oh, shout out si Mama Richo. Wala, kasi nagre-regard si Mihorada eh. Trabaho si Mama Richo ngayon. Anong araw ba ngayon? Anong araw ba? Merkulis. Okay, Merkulis. So alam nyo na, bago magsabado, magparsyal na kayo si, sila, Sir Pid, no? Oh. Kasi... Oh. Uy, bibili pa pala ng materialis ngayon, no? Okay, so good morning sa inyong lahat at shout out. Diyan, mag-ano muna, jury muna si Sir. Tapos, Sir Pid, yung ano natin, wala, may willing rod na pa tayo, wala na. Bakal na lang, wala. O mag-ano tayo ngayon? Bakal o kinangkan. Gamayin lang ng acetylene. Oxygen. Acetylene. Oh, okay. Wala muna. Sabay-sabay na sila mag-gas wheel. Kasul, kayo mo may gamit ng pang-cutting. Pang-cutting, oo. So sa December 5, meron tayong darating na isa. Galing din ang Bohol yata yun. December 5. Bohol ba yun o?
Tapos sa Monday, mayroon niya siya mag-gymaw, sir. Asyo, ikaw nang bahala sa ano. Oh. Bayad mo na, kulipid, kasi mahabili tayo ng mga materialis, no? Bibili tayo ng yung pang ano, yung 12mm na steel plate. Pero mo, ganyan lang kalaki, kalaki na steel plate, 6,000. Kaya wala na, kawawa ng Pilipinas natin talaga. Kaya, ha? Oh, special man. Dit sa mga tungkol na boxer na yung isa po sir ka paratos ito. Pero magano ka man, gastos ka man ng transport. Oh. Oh, wala man service. Mag-bachelor lang ako. Wala sir, eh. Hindi po lang, kacharpon lang. Kating-kating yan, ha? Ay, ay, ay. So, Merkulis pala ngayon? Okay. Tawa sa'yo, Chef. Ano, naka-overhead ka na? Overhead mo, sir. Oh. Ano, waya-waya. Ayos. Ay, ano, ano man to pala. Advance naman to. Turuan mo rin minsan si ano. Kasi sabay kayo mag-graduate niyan. Sabay kayo punta ng Manila. Ay, dito, wala pa pala tong BT. Wala pa si Mansbook. Ha? Si Mihorada at saka ito. Si... Kayong dalawa, mag-landbase mo kayo. Magtrabaho muna kayo dito sa ano. Ha? Mamaya, pagkatapos ng training nyo, mag-security guard kayo sa Wilcon. Tayo-tayo dyan. Huwag ninyong sayangin yung ano ninyo, yung training skills. Kagaya ba sa akin, kumuha ako ng automotive. Na, automotive. Noong 1991. Eh dito, apply ko dito sa Butuan City. Wala mang talyer na ano, mapasukan. Titingnan ka malang. Ay, walang bakante. O di, ang ginawa ko, punta ako ng bukid nun. Ha? Valencia, bukid nun. Biruin mo, gano'ng kalayo yan? Ha? Apply ako doon. Talagang, ano, ay, mayroong masinsap. Sir, good morning. Apply ako ng helper, sir, sa, ano mo, sir, masinsap. Nung natapos mo? Sabi ko, automotive, sir. O, sige. Pero walang sahod. Allowance lang, 25 pesos isang buwan. Allowance lang, ha? 25 pesos isang buwan. O, pero, sir, pwede ako mag-stay in kasi taga-Butuan man ako. Ha? Ang layo mo? Bakit ang layo mo na? Bakit karating ka dito? May tiyuhin man ako sa Quezon Bukid no. Nagpunta ako doon. Tapos dito, wala mang talir doon sa Quezon Bukid no. Di na malaki. Nagpunta ako ng Valencia Bukid noon. Malayo yan. Mga 30 minutes o 45 minutes pa galing Quezon. Alam niyo ba yung tulugan ko? Malaki pa yung storeroom natin. Oh, nandoon yung kalahati kung paan. Nandoon nakaano doon sa mga tolls. So, after 8 months, pud-pud na lahat ng pantalon ko. Kasi yung 25 pesos, pang sabon mo lang yan, Mr. Clean. Ha? Mr. Clean. Wala mang ano. Eh, kung may bisyo ako, kagay kulot, malakas magsigarilyo. Ay, hindi. Pala, sino ba yung malakas magsigarilyo? Wala na. Patay na pala. Ha? Patay na yung sigarilyo, di ba? Oh, huwag kayong magsigarilyo. Iyon, 25 pesos kung may bisyo ako sigarilyo, paano yan? Pero mo yung Mr. Clean na panglabada ko, yun din pangpaligo ko. Walang shampoo. Oh, 8 months. O bakit ako nakasurvive? Bakit ako nagtagal? Anong purpose kulot kaya? Diskarte para saan? Para sa future. Kailangan ko ng skills. Makalirin ako ng skills. Kailangan marunong magturno, marunong mag-welding, marunong mag-backlash. Kasi all around dun eh. Asimple pa kami ng jeep na double tire. Kuritihan pa ako kasi hawak. Wala mang guantes. Eh, basa-basa. May hamog yung bakal pag welding. Ganun ako. Sabi ko, kurinti pala to. Lakas. Groundan ka pa. Wala mang ano yung ano mo, welder din na akoan. Para kang sinubukan ka ba? Dapat may sapin, karton, dry. Kaya kayo, swerte kayo ngayon dahil mayroong nag-support sa parents ninyo. May training center pa. Saan ka pa niyan? Ha? Saka hindi basta-basta yung mga trainer dito, puro magandang lalaki. Diba? Parang tumatawa si Waya-Waya eh. Parang ayaw maniwala na magandang lalaki tayo, Sir Fred, ah. Ha?
'Di ba? Ang ano ninyo, ang purpose niyo kaya talaga ito multi skills. Marunong kayo magturno, marunong mag-welding, marunong mag-gas welding, mag-basic pipe fitting. So advantage na. Lifetime naman 'to ninyo na ano skills, hindi naman tumawala sa inyo kahit bayaran pagkapan ng ilang million. Nandiyan man sa utak mo 'yan. Plus attitude ninyo. Ayos pa yung attitude. Wala mga pangit na attitude dito lahat. Parang papansin ko, parang si Mihorada lang yata. Hindi kagaya nung magkaraan. Uy, sumampa na pala si Jid. Si Jid, ano ba yung apelyido nun? Aranas. Aranas. Oh, shout out Jid. Hindi nagparamdam eh. Aranas. At saka yung ano, yung si... Aranas. Nandiyan sa Barkuna eh. Di, nag-intera ilan yun? Dati. Graduate ng Marine Engineer, ha? Graduate ng Marine Engineer, hindi siya nakasampa ng overseas o nag-training dito. Ginastusan ang parents niya. Shout out pala sa parents niya dyan sa Lanao yun, taga-Lanao. Pero yun din, medyo may katigasan ng ulo kasi alas 10 na dumating dito. Alas 10, tapos alis naman, alas 4, alas 3:30. O di. Pero pag sa barko, huwag niyong ugaliin niya na alas 10, kahit papasok, patay. O, shout out dyan, Jid Aranas. Oh, Mama Richo, shout out. Mayroon kayong inaanak dito si Earl, ano ba? Erjan Ahon, no? Gandang lalaki rin, parang nalamangan ako ngayon ah. Ano? Yung mga gandang lalaki natin na doon pa sa Davao, mga bugoy-bugoy. Kailan ba sila matapos doon? Ha? Bernice? O mag-prepare kayo ng pangbayad kasi uhaw na ako. Ha? Inuna nila yung BT. No? Dali lang. Unahin nyo ang training. Kasi itong training ninyo, hindi kayo magkasampa ng barko. Kahit sampo pa yung passport si Man's Book ninyo, hindi kayo magkasampa ng barko pag wala ito. No? Nahon. No? Kagaya nito ngayon, na ano nila to? Lagpasan ito nila ngayon. Ibabalik ato 2025 pa. Sir Fred, ito, balik na litior to, 2025 pa. Okay, so thank you and good morning. May meeting pa pala ko, kalimutan ko. Ano na ko na. Thank you. So welcome, ah. Welcome. Okay, welcome. Welcome aboard. Thank you, Jan. Thank you. Oo. Okay, i-aircon ka na, mag-iya. Init na. Tapos si Jid Aranas, nakako na na. Si Jid Aranas, nakasampa na. Hindi na tao. Eh, kasapi ka sa cellphone. Jid Aranas. Dili na. Okay, nakano ko dyan. Thank you.